third project with ABS. So nag-start po ako sa The Entitled and then Love in 40 Days with Loisa and Ronnie. And then now here sa Zoomers. So medyo yung transition sa Love in 40 Days to Zoomers is very hard for me kasi nag-start talaga ako sa ABS as a kontrabida. So dito sa Zoomers, si Beth ay sobrang layo sa pagiging kontrabida. So yun po yung naging transition ng character ko. Yung nagbago naman sa akin, like Hadiya said, yun mas maraming nakakilala sa akin. And may nagsasabi din na, oh, siya part siya ng Zoomers, nandun siya, gano'n. So parang nakaka-proud sa feeling na may kita ng tao na, oh, you're part, you're included sa Zoomers, parang gano'n. And then yung struggle naman na naranasan ko with Beth, kasi sa season 1, di ba hindi naman siya masyadong na-introduce pa. So kaibigan lang ako ni Tanya, pinakita. So nagkaroon ako ng struggle with her character development. So hindi ko alam ano ba yung backstory niya. I needed to study everything. Kailangan ko alamin saan ba siya nagmula, bakit siya ganyan, ano ba magulang niya, bakit siya na in love, bakit ganito. So sobrang nahirapan ako sa part na yon sa pag character development ni Beth. But I'm very thankful to direct Kevin. Tinulungan niya ako and medyo nawala yung stress ko kasi kabado ako nung buong season 2, I admit, buong taping ng season 2. But nawala lahat yun because of their Kevin. And I'm grateful to be a part of Zoomers. Thank you, Zabel. Personally, yung mga nabago ko, of course, mas nakilala po ako ng mga tao and hindi lang ako ina-identify as kapatid ni Eric Santos. Sinasabi po nila na, siya yung Juniper sa Zoomers, you know. And ayun po, mas marami pong nakakilala sa akin. And for challenges naman, I think mas na-pressure po ako kasi nung season 1, yung character ko po, si Juniper, hindi po talaga siya kapansin-pansin sa season 9. Parang lumabas lang po siya nung first episode, tapos lumabas na naman siya nung last episode. Yun lang, nag-hi lang siya kay Tanya. Yun po yung character ko nun. And then this season naman, nalaman ko na po yung backstory ni Juniper. May ganito pala siyang pinanghuhugutan. So, ayun po, challenge po yun na kailangan pong i-internalize ko yun and isa puso na ganito si Juniper, so kailangan mabago ko na yung parang kung ano ba yung tingin ko kay Juniper before nung season 1 na tahimik lang. So ayun na. Pero this season, ayun, medyo mysterious pa rin naman si Juniper na bestie ni Tanya. Ayun po. Season 1 and season 2, I can say mas more depth din si Tanya sa season 2 kasi we saw her in the first season as love vlogger lang, super energetic. Pero sa season 2, doon na makita na yung tunay na sarili niya. So, I had to show na kahit bubbly siya, energetic, influencer, sa friends niya, alam nila lahat na she can be mahinhin, shy. And then also sa love triangle namin, I had to build more emotion sa two girls. I had to parang build how would I approach both of them in character as Tanya. Paano ba ako mag-interact with their character? So yun, nahirapan ako kasi di ba one is my best friend, one is my ex-fling. So syempre, I had to build up that emotion kung paano ko sila ma-treat yung both na siyempre, mahal ko yung dalawa. Hindi na ako makapaniwala. Na-shock lang ako nung narinig ko yung fling. Tapos ang hindi ni Bibi, Crystal. Pagano'n ako. Thank you, Crystal. Sobrang ganda. Wala ba? Ako as a person, parang mas inaral ko, pinanood ko ulit yung season 1. So, si Kokoy kasi season 1 parang mas ano siya, mas Kengkoy. Diba? Doon nakilala si Kokoy as Kengkoy. Sa mga tropa, kay Jakes, kay Atom. And sa season 2 siguro mas malakas yung loob niya. Mas pinakita niya na mas malakas yung loob niya sa mga bagay. At mas naging sure siya sa mga gusto niya. So, and meron siya mga intense scenes.
So, parang inaral ko rin kung paano si Kokoy sa mga intense ng mga scenes. So, yeah. Intense in what way? Secret. Uy, talaga, di ba yung reveal? Ano ba yan? Para maging lively. I'm not going to be able to do it. Struggles with heavy mental issues. Other than mental issues, yung social issues na sa school, with Dino. So eventually, in season 2, I made sure to, you know, apply what I learned. Tapos, be more open, be more responsive kung ano yung pinapato sa akin ng kapwa artista ko, whether it be Luis or sila Harvey na kaisen ako. So I really, that's something that I really found na very important when it comes to, you know, developing your own character, lalo na season 2 to eh. So you also obviously have to add a new layer to your character and add a new sort of development. Adding new layer to the character, that's the lesson you learned. Thank you very much, Ralph. Now let's proceed to Crystal. For me naman po, syempre, I think I myself, I saw a lot of improvement from season 1. So syempre, nahihirapan po ako sa Tagalog and ako naman as a person, I'm mahinhin and I'm shy. So what I learned from season 1 is how I need to build my confidence to portray this character. Kasi si Tanya naman, she's influencer, she's bubbly. I'm bubbly naman, pero Tanya's more of the extroverted side of me. So what I learned from that is, ano po, parang I just really had to put my confidence up to portray Tanya talaga. And also naman, I can say naman my Tagalog improved sa season 2. And na-add ko din yung mga Bisaya words. So I was able to add more Bisaya. Of course, I'm a proud Bolana. So it's nice that I was able to represent my island and also add some of my dialect into the script. But thank you for adjusting din. I know, coming from the province din, I know how hard it is to adjust from Bisaya to Tagalog. And you're doing a great job. Thank you for adjusting. Toplesses. Madalas naman mag-topless syrup sa social media. Pero sa nakita niyo naman sa trailer, nasa beach kami. So syempre, pinaghandaan po namin yan to the diet, to the workout. Kahit nung nandun po kami sa resort sa La Playa Estrella, sa Zambales, ako po, siguro 2 meals a day lang, minsan walang breakfast, or kung may eksena na po sa umaga, di po talaga ako kakain. So it's all part of the job for me, and it shows na kailangan din po namin paghandaan yung mga roles namin, not just the emotional aspect, pero syempre mas lalo na dito yung physical, di ba? The discipline and fairness. Flex mo na, right? Hindi, honestly, ang hirap mag-dieta sa beach kasi daming ano eh. Daming food. Yeah. Harvey. Boss Harvey, thank you. Pero yun, yun lang, like what Ralph, actually, I'm proud with what Ralph did yung last time. Kasi he really, parang nag-intermittent fast nga si Ralph. He didn't eat breakfast, he didn't eat lunch. To the point na parang, uy, Ralph, kumain ka nga, baka ma-faint ka or something, diba? So, yun. Wala pa si Direk noon. Sige, congratulations. Thank you. Thank you, bro.